paano na nakarating dito kasi yung iba hindi na po nakatay. So, palapakan po natin yan. So, magiging pabilis na po itong pagsasalita ko. Actually, first time mo lang po nakatungtong dito na nagsasalita rin po sa inyong alapan. And this consider, may big blessing po na ma-share po yung story ko. Okay lang po ba yun? So, palapakan po naman natin yan. So, medyo may nakapahal po ako kasi first time ko lang po ito. Kagabi ko lang po ina-isputo yung kasaring ko. Ay, so, okay na po. Alam niyo ko kapatid, so, nung una nagsisimula po ako, medyo problema doon sa financial problem. So, naisipan ko ang trabaho po as a service crew sa MacDo. Alam niyo, sobrang excited kumita kasi yun po yung nagsilbi first time job ko. Kaya gumigising po ako ng alas 4 ng madaling araw para mag-duty ng alas 5 ng madaling araw. Uuwi po ng late, tinatanggap po po yung duty na 18 hours a day. Kaya niyo po ba yun? Kasi po yung excited yung drive ko, sobrang excited na kumita ng pera. So, umuwi ako ng 11:30 na gabi. So, kinaumagahan, mag-duty ulit ako ng alas 5 na madaling araw. Sa tanghali naman po, mag-aaral naman po ako ng college. Alam niyo, naisip niyo po yung sequence ko. So, pinakamagandang part ko doon, habang ako po, nagtatrabaho po ako, dahil wala na po akong pahinga halos, naisip ko na parang, alam niyo po yung magkakasakit na ako. Alam niyo, pagka sobrang sipag ko, pag nagkasakit ako, yung kikitain ko po, kukulangin po pag nagpagamod po ko sa ospital. Tama o tama? Tama! Kaya naisip ko, iniwan ko lang po yung job ko. Kaya ang ginawa ko, nung umalis na po ako sa job ko, kasi na-realize ko po eh, kahit ano sipag mo, kahit sobrang sipagan pa sa trabaho mo, hindi ka kikita ng malaki, dyan sa ginagawa mo, kung walang sistema. Tama o tama? So, naniniwala po ako na wala po sa trabaho yung pagyaman. Kaya ginawa ko. So, pakipalapakan mo po yun. So, medyo pinakabahan po ako. So, yun. Ayaw yan! Okay po ba tayo dyan? Yes! Dito, okay po ba tayo? Yes! So, yun. Nagsimula po ulit ako. So, yun, akala ko nga po, pagkagraduate ko po ng college, ang magiging problema ko lang po yung mga paperworks sa school, yung mga gastusin po namin hanggang dumating sa time na yung tatay ko po, na siya po yung breadwinner namin. Isa lang po yung breadwinner namin sa family namin. So, bilang president driver, sobrang sipag ng tatay ko, nagkaroon po siya ng komplikasyon. So, ang pinakamasakit na part po doon, noong muna hindi po ako naniniwala na hospital po siya. Kasi, alam ko yung tatay ko, malakas, kaya niya po yung sarili niya. Pero kaya naman yung lakas ng katawan mo, pag sumobra-sobra ka sa ginagawa mong trabaho, darating yung time na maniningil din yan sa ospital. Yung mga tao na naiwanan mo, mga dependents mo, yayariin sila niyan. Tama o tama? Sana kasa yung breadwinner ngayon sa dependents. Pero, God is so good, ang ginawa po namin, nagtulong-tulong po kami ng family ko. So, may apat pa kami magkakapatid, dalawa yung college na pinag-aaral ng papa ko. Biruin mo, tayo sa driver, magpaparoon ng dalawang college. Makipalampakan naman po yun. Lalo nyo po yung mga tatay nyo dito. So, may dalawa pong high school na pinabahala si papa. So, pati na rin yung mama ko, para naman ma-survive sa pang-araw-araw. Kasi kung wala nagsasakripisyo, wala nahihirapan, wala magiging hawaan! Tama! Ganun po sa pamilya, pag wala po nahihirapan, wala magiginawaan. Diba? So yun, I think 2 years po na nagpagaling si Papa. So, dumating sa time na naputulan na naman kami ng kuryente, pati yung tubig namin naputol din, tapos yung pagkain namin sa pang-araw-araw, humihingi lang po kami sa kapitbahay namin. Tapos, naglalakad na lang ako sa school nun eh. Pero God is so good, pero kahit na dumating na problem sa amin, kahit na dumating na challenges, wala nagkasakit sa pamilya namin. And that's what you call a blessing! Bakit pa lang po alam mo si Lord? Diba guys, naniniwala naman tayo sa blessings? Lahat ng kahit maliliit na blessing po yan, dumating po sa atin, pasalamatan niyo po lagi kay Lord. Diba? Hanggang sa ito na po, nakilala na po si mama, nakilala na po ng nanay ko. So, recognize ko lang po yung presence ng nanay ko. So, tayo ko lang naman. So, si mama po ang nag-introduce sa akin ng buyan. Pero good news po, inaway ko lang po yung nanay ko ng presentahan ako niya. So, kasi po, biruhin mo, ako lalaki. Isipin mo, imagine mo, si sir, sir, tayo ka, sir. Sir, tayo ka. O, si sir, yan.
Kung sisira, aalokin ko ng lotion, kapag ko lalaki, ano magiging itsura ko nun? Aba po rin, parang iba yung ginagawa mo. Diba? Diba tama o tama? So yun yung naging problema ko. Hindi mo na ako naniwala, pero good thing. Tinanay ko lang yung Prada. Sabi mo, tinanay ko lang yung Prada. Gumahamit lang po ako ng sabon. So ang pinakawin ng partner, may nagbago sa skin ko. May nagbago sa skin ko, sorry. So pipituti ko po pala ito. Sir. Sorry, sorry. Pakimalang pa ka lang mong buwin. Okay. So papatulong po tayo. Ayan. Gusto niyo po ako makita nung una po ako gumamit ng products natin. Yan. 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 O grabe, makipalang pa ka naman po yun. O yan. Ewan po ako naman. So ito po ako na nag-start po ako sa reality. So makipalang pa ka naman po yun. So nung tayo na nag-reality na ako, nung hayarap lang ako ng polo sa mga kapitbahay namin. So, yan. Basta ba tinutok to? Ay, sorry, sorry. Yan. Okay lang. So, primalit ito. Yan. So, ito po. Kung tignan niyo po yung compare niyo po yung itsura ko dyan. Diba? Dyan po bumili yung mga tao hindi ko kakilala. So, pag pinapakita ko yan, nagtatanong sila. Hanggang sa nabayaran ko sila, in short. So, nung nabayaran ko na po sila, kahit gusto ko lang sumali, hindi po ako nakapag-join. Kasi nga po, sugante ako eh. Walang puhunan. Pero, take note guys, this gives me an extra challenge habang estudyante ako, nag-role lang sa umaga, sa gabi naman po, ito po good news, nag-aaral pa rin ako. Tukad na lang story short, ang pinakamagandang part doon, nagtuloy-tuloy lang ako sa pag-aaral, habang nag-role lang ako sa gabi, di ba nagtuloy-tuloy lang ako, ang pinakamalapit na part doon, habang nag-role lang ako, so, kinakabahan po ako ngayon. Kahit na mahirap, kahit nagtuloy-tuloy ako sa pag-aaral ko, kasi sa, syempre, ang dami dumadating na problema sa amin eh. Inisip ko rin kung magtitim na ba ako ng sabon, o mag-exam muna ba ako, o kakain ba muna ako. Dumating sa point na hindi na ako makain eh. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala po nagkasakit sa pamilya namin. Pero gunting nagkaroon ng makabulagan ko lahat, simula ng pagka-graduate ko, ng accounting, ng college, pakipalapakan naman po yun. Tuloy po, kahit wala po yung kapatid ko, good news po, gumagawin na rin po siya ng college sa PUP, naging cum laude pa. Okay, walang pa naman po yun. Diba? May 10 months po, gamit lang yung pinalago kong puhunan ng 300 pesos na galing po sa ipon ko ng college. So, 300 lang po yung pinakamalaking ipon ko ng college. So, doon po ko nang simula ang puhunan. So, ang naisip kong negosyo, nagtinda-tinda po ako ng mga ballpen. So, naglaro po ako sa buong barangay namin. Kahit wala po yung tatay ko dito, sabi ng tatay ko, lukado akong chihuahua. So, di ba sinakit ka ng chihuahua doon? Sir, ma'am, nakakita ka na ng chihuahua? Mukha pa akong chihuahua? Oo, hindi ka. Pakipalapakan naman po yun. So, ganun yung kurang sa akin ng mga tao na nakita sa akin kasi nga graduate ko ng college eh. So, yun lang, 300 pesos nga, hanggang sa kumakot ng 3,000 after 1 day mahigit, yung kita ko, pakipalapakan naman po yun. Kahit na mahihayin ko ako, gamit lang yung talento ng mga mayamang tao, ang ginawa ko, yung mga nabentahan ko, in short, binentahan ko lang ulit sila ng ano, ng mga food, ng mga pagkain, ng mga kitchen. So in short, naging 8,000 na po siya. Hanggang sa napasok ako sa manufacturing business, na gumawa ko ng bag, hanggang sa dumami na dumami ang customer ko, in short po, nagkaroon po ako ng 15,750 na puhunan sa Royal na naipasok ko kagad dito sa Royal. Okay, palapakan ko po yan. Good thing po, good thing po, nung nag-start na po ako sa reality, hindi po masyadong naging madali. Sa simula talaga, sobrang hirap eh. Alam niyo po yun. Pero sa lahat po ng mahirap, eto na po yung pinakamadali. Pakipalapakan naman po yun. Kasi bakit? Sa trabaho mo, kahit anong tumbling mo dyan, kahit magubad ka pa, kapag sumasayaw mo, hindi ka yayaman dyan.
Tama o tama? Tama eh. Pero marami kasi sa atin nagpapagod sa trabaho. Akala niya kasi yun ay nakatanging paraan para lang masurve sa pang-araw-araw at makuha yung gusto niya. Pero wala eh. Ginawa na nga ng lahat ng tao na kakilala ko, pero wala. Pero in short, ang daming rejection. Ultimo yung mga kaibigan ko. Mga classmates ko, hindi rin naniwala. Take note guys, pati yung na-expect ko na maniniwala sa akin, mga family relatives ko, nireject din ako. Pero ito yung one thing. Ito lang yung tumatak sa isip ko. Habang lahat sila nireject ako, nananatili akong matatag. Buong loob. At determinado, basta lang nariging determinado na patunayan sa kanilang lahat na panang-araw magiging successful din ako! Dito! Kaya anong ginawa ko? So pumunta ako ng office mag-isa. Pagkapunta ko sa office, nag-training ako, naralto po yung business, nag-interview ako ng mga tao kumikita dito sa Real. Hanggang sa may natutunan ako, sign up ko lang kagad. Dahil sa umalis ako sa comfort zone ko, andito yung mga tao kakilala ko, umalis na ako doon. In short, nung umalis ako, nagkaroon ko ng resulta in just 3 months. Ano po nangyari? Kahit na first-timer lang ako sa business, nagkaroon po ako ng direct na 16 starter packages. Pakipalampakan naman po yun. Para sa mga first-timer, yung mga kasama po natin dito, nakapag-close po tayo na may 300,000 worth of Royal products. Pakipalampakan naman po yun. So, ano po yung sumunod? Nakapag-close po tayo na. Nagtuloy-tuloy lang po ako. Kasi, minsan meron ako na naisip eh. Dahil ang tao, nagsisimulang magbago yan. Nagsisimulang maging successful yan the moment na makapag-decide sila. So, nag-decide lang po ako nun. Okay? Tapos, so, nagsisimula na ako, mag-reel ulit. Tinototo ko lang. Dahil ginawa ko lang yung mga ginawa na mga nauna sa akin. Diba? Eto nga, follow your mentor. Kung ano yung sinabi niya, gawin mo lang din. Dahil sa nag-yes mentor attitude lang ako, naging inspirasyon ko lang yung mga tao ang nag-reject sa akin. Yung nagda-down sa akin. Pati yung mga tao ang malalapit sa akin na kinukutsa yung ginagawa ko. Kasi nga, wala na akong ano eh. Sabi ko, wala na akong direksyon sa buhay, kundi eto na lang. Eto na lang yung tinuro yung kong karir. Okay ba yun? Yes. Lahat ng mga classmates ko, lahat sila, gaganda na ng trabaho. Ako lang yung nagganto. So ako lang yung naglakas daw. Good news, in just 3 months, kapag nabas po tayo, in just 4 months after kung makapag-close, in just 4 months, ako, I acquired my first car here in Royal. Pakipalapang naman po yun. So, good thing, nagkaroon pa po tayo na napakagandang resulta, nakapag-travel po tayo for the first time. Alam nyo kapatid, maliit lang po yung pangarap ko talaga. Tanongin nyo po kung ano yan. Pakasakayin po sa aeroplano, magkaroon po ng matinong cellphone na Pantex. Pero si Lord talaga grabe. Tanongin nyo kung bakit. Bakit? Kasi pag nakita ni Lord na nahirapan ka, nalapakan, nagsumikap ka, at binigay mo lang talaga lahat ng kaya mo mula sa ibang galawin. Panalo! So, yun may mga lugar na nabuntahan ko. Isipin nyo kapatid, habang ikaw nagtatrabaho ka, nagro-royal ka, kaya mo rin yan. Tama o tama? Tama! Tama o tama? Tama! Ito po pinakamagandang part yan. Noong nakapag-travel na ako, mas lalo akong bumalik. Kasi may mga taong nakakasama dyan, kahit hindi ko kakilala, nagkagintuhan kami. At natututunan ko talaga yung mga bagay na meron sa kanila. So, ginamit ko lang dito sa Royal. May 2 years po ako. Hindi ko po lubos kakalain. Yan. Nakita niyo po ba lahat? May 2 years po, sa loob po ng 2 taon, hindi ko po lubos kakalain. Kumita na po mga kalahating million dito sa Royal. Lagpas pa! Ito lang po.
Di ba? Tapos, after 3 months, yung grupo ko po, nakapag, yan, nakapagpatayo mo na sarili mong pisina. Yes! Alam ko na ako po. Yan. Tama. Yan. Ito po, kumuha po ko ng check-in ng 2016. Yan. Tapos, alam niyo po kung magkano yan? 2016. Yan. 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 Ay, grabe. Yan. O, kung paano naman naman yan. Ganun po maganda po yung negosyo natin. Kung baga, sa kahit ganitong edad ko lang, kahit sa mga tao na hindi pa nagsisimula sa kuya, pag ginawa ng tao, magiging ganyan din po yan. Okay? Actually, tapos na po ako eh. Sige po pang ulitin natin. So, yan. So, ito po ko ng 2015, yan po ko ng 2016, yan po ko ng 2017. Bago po ako matapos ng lahat, gusto ko lang po pasalamatan yung especially yung family ko, yung mga mentors po, yung grand mentors ko ng Encore, grabe, nagpapasalamat ako sa Royal. Pero bago matapos na, gusto niyo ba ng team? Yes! Sino dito gusto ng team? Yes! Okay. Oh, pera, team. So, ito team ko. Para sa mga nagsisimula pala, paano ba talaga yung tamang pag-iibay? Kumbaga, ito naging very effective sa akin eh. So, sa mga may notebook, pwede nyo isulat to. So, tip number one, maging totoo ka lang sa sarili mo. Ano ibig sabihin na? Kasi majority ng i-invite mo, mas gusto kong ikwento yung totoo kesa sa magandang kwento mo, pero gawa-gawa lang. Tama ba, ama? Gusto nyo pa na second tip? Yes! Yung second tip naman, give value to your prospect, client, and customer. Dapat matutunan natin pahalaga lahat ng sasabihin nila. Yung mga salawin nila, huwag mo silang aawayin. Kasi nga, yun yung salawin nila yun. Kailangan pahalaga natin yan. Yun yung magdadala sa'yo sa success. Tama. Tama. Ito na yung pinakalas na tip ko. Gusto nyo pa ba ng tip? Yes! Pinakalas na tip ko. Ito talaga yung pinakamatindi kong strategy. Gusto ko lang i-share sa inyo. Okay lang po ba yun? Kasi alam ko, isang buong pamilya lang tayo dito eh. Yes! Diba? At pag yumaman kayo, pag yumaman kayo, mas matutuwa pa ako. Talagin niyo kung bakit. Kasi yung gastos niyo sa bahay, babayaran niyo na yan. Ito po, pinakalas. Build your credibility and trust sa prospects mo. Sa mga clients mo, yung mga namin mo. Kasi ganito po yan eh. Once na nagbigay sila ng trust tayo, pukuha naman kwento ng buhay nila. Ngayon yung buhay nila, pag kinento niya sa'yo, malalaman mo yung information na kailangan mo para malaman kung ano yung problema nila. Once you know the problem, you will find the solution. Tama. And if you know the solution, immediately yung prospect mo, they will immediately take an action to your business. Tama. Kami pala pa ka naman po yun. So yun lang po. Tapos na po ang mga salita. So I'm Russel Rowy, from the airport of Maharlika, and soon to be Russel Rowy! Thank Thank you.